umabot sa mahigit 3,000 populasyon o nasa mahigit 1,500 pamilya mayroon ang barangay Pag-asa sa bayan ng Urani, Bataan. Karaniwang hanap buhay rito ay pagsasaka ng mga mais, gulay at iba pa. Kapag may naaksidente, walang magawa ang mga barangay officials at barangay pulis upang matulungan ang mga naaksidente bago ito madala sa ospital. Nasa 10 kilometro ang layo ng barangay Pag-asa sa pinakamalapit na ospital. At umaabot sa 3 hanggang 4 kada araw ang naaaksidente sa kanilang lugar. Sa kasalukuyan po ngayon, hindi pa po nila kaya mag-rescue pagkat po wala pa nga silang, silang kaalaman tungkol dyan sa pag-rescue. Dahil po kasi, lalo-lalo na yung mga aksidente na hindi dapat hawakan pagkat wala silang kaalaman tungkol sa rescue. Oh, kaya nga dapat silang matutunan nila kung paano i-rescue ang isang naaksidente. Kahilingan ng pamunuan ng barangay, magkaroon sana ng rescue training sa kanila upang makatulong sila sa kanilang mga kabarangay na nangangailangang i-rescue sa panahon ng emergency. Kaagad naman itong tinugunan ng UNTV Rescue. Ang common kasi na naiisip nila ay pang-rescue yan. Hindi naman ako graduate ng medical course, kaya hindi para sa akin yan. Hindi po. Ang pagkatuto ng first aid ay sa lahat po ng antas. Hindi kailangan na ikaw ay educated, hindi kailangan na ikaw ay graduate ng any related medical courses. Kahit ano ang educational attainment mo, maaari kang matuto at hindi hindrance dapat ang educational attainment, ang kanyang status sa buhay para matuto ng first aid na. Hindi naman ang isang application natin sa News and Rescue na anuman ang kanyang educational attainment, anuman ang kanyang status sa buhay, ay siguro, sinisigurado natin sa awa at tulong ng Diyos na natututunan nila yung dapat nilang matutunan. Tinuro ng UNTV News and Rescue ang basic first aid at basic life support gaya ng controlled bleeding. Kahit isa lang doon sa pamilya ang marunong mag-first aid, pagka nagkaroon ng emergency sa kanila, marunong na siya kung paano niya i-manage yung pasyente. Malaking pasalamat ng taga-barangay Pag-asa dahil nakarating ang UNTV sa kanilang lugar at naturuan sila kung papaano ang pagbibigay ng pangunang lunas. Napakalaking halaga po sa amin ito dahil nadaragdagan po yung aming kaalaman dahil yun nga po yung gusto namin na magkaroon kami ng mga trainings. Kasi kahit po kami, katulad ko po, elementary graduate lang po ako, hindi rin hadlang yung hindi ko pagkatapos ng aking edukasyon. Ang tinignan ko po sa sarili ko noon, kaya ko yon. Sa katulad ko, lalong-lalo nung nasa, hindi po ako nakagraduate ng kahit na high school, malaking tulong po sa amin yung may mga dumarating dito na napakalaking kaalaman po sa bawat isa sa amin. Sa kayong blessing para sa amin dahil sa inyo na nalaman namin ng mga bawat, limbawa tulad sa bleeding, internal, external, ganun. Yung kung ilang klase ang wounds, yung burns, kung paano ang dapat gawin sa mga sugat. At isang napakalaking opportunity para sa amin. Ito, kumbaga, maituturo din namin sa iba. Layunin ng UNTV News and Rescue na makatulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong sa panahon ng mga kalamidad at sakuna. Kaya naman patuloy na nagsisikap ang grupo upang mas mapalakas pa ang pwersa nito. Dala-dala ang prinsipyong sinabi ni Kuya Daniel Razon na UNTV News and Rescue is not just a duty for us, but a lifetime commitment. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw!